gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalaki ang mata ni Moira nang pagbukas ng elevator ay mukha ni RJ ang nakita niya. Takot na takot si Moira. Kinaladkad ni RJ itong si Moira at sinabi niya dito na buong katotohanan lang ang isasagot mo sa akin. Napasigaw rin naman itong si Zoe kasi sinasaktan na nga ni RJ ang kanyang mami. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap at welcome back sa aking channel. Takot na nga itong si Zoe dahil nga alam na ng daddy niya ang buong katotohanan. Tinawagan niya si Moira at sinabi niya dito na wala na siyang magagawa. Galit na yung daddy niya at hindi na siya kaya pang pagtakpan lahat ng mga ginagawa niya. Kasi sinabi na daw ni Annalyn. Pero ayon kang Moira ay hindi lang yun. Kung narinig ka ni Annalyn na nag-uusap about sa aksidente na yun, ay mas lalong hindi na talaga maniniwala ng alibay si Kyle RJ kasi nakita niya talaga ang buong CCTV footage. Kaya naman ang laki ang mata ni Zoe. Nang paalis na sana siya, nang bigla niyang makasalubong ang kanyang daddy. Kinausap siya, sinigawan. Bakit niya nagawang pagtakpan ang kanyang nanay at bakit niya binura ang CCTV footage na yun na lang daw ang natitirang ebidensya. Ayon kang Zoe ay wala siyang magawa. Mahal ko kayong dalawa. Naipit ako sa sitwasyon na yun. Kaya patawarin mo ko, daddy. Humihingi siya ng sorry kang RJ pero sinigawan niya. Sinagawin pa rin siya ni RJ. Nabigla namang dumating si Annalyn habang nag-uusap itong si Zoe. Napasingit naman itong si Annalyn at sinabi niya nitong ilabas mo yung mami mo kasi alam na namin kung siya ang may kasalanan kung bakit na-aksidente yung daddy ko. Galit na galit itong si Zoe at sinabi niya nitong huwag kang makialam kasi family problem to. Nagalit naman si RJ sa kanya. All this time, Zoe, pinagkakaitan mo ng karapatan itong si Annalyn. Pinagbibintangan mo na sila ang may kasalanan kung bakit nasira yung pamilya natin. Pero yung mami mo lang pala talaga ang may kasalanan. Wala magawa itong si Zoe. Parang aping-api siya. Kaya tumalik rito habang umiiyak. Niyakap naman ni RJ si Annalyn at sinabi niya dito magpahinga na kasi siya na daw ang bahala kang Moira at Zoe. Umuwi naman itong si Annalyn. Nang palis na sana itong dalaga, ay biglang tumawag si Zoe, si Ma'am Katie. Ayon ka Ma'am Katie, ay pwede niyang makausap siya kasi tapos na daw yung meeting niya. Kasi narinig ni Katie ang lahat ng nangyayari ngayong araw na to. Kaya hindi nagdalawang isip itong si Annalyn kundi tanggapin yung offer ni Katie sa kanya. Nagtatampo kasi si Annalyn sa kanyang mami kasi hihingi sana ito ng tulong sa kanya para ma-solve ang problema ng mami niya. Daddy niya, kaya lang ay tinanggihan siya ni Lynette at sinabi niya dito na huwag na tayong makialam kasi kailangan ko pang i-discharge si Carlos. Nagtatampo si Annalyn at umalis at sinabi niya dito ako na lang ang pupunta doon at isosolve ko ang problema ni tatay. Nagpresentar naman itong si Josa na kausapin si Annalyn at sinabi niya dito na hindi daw maganda na yung mami niya ang tutulong sa problema ni RJ kasi may boyfriend na nga ang mami niya. Naiintindihan naman ni Annalyn yun pero may tampo pa rin siya sa mami niya. Dahil doon ay pumunta siya kang Katie. Nang pumunta siya kang Katie na mag-o-order na sana si Katie at Annalyn ng pagkain, ay bigla nilang nakita si Moira. Si Moira kasi ay nagtatago kang RJ at ayaw niya muna magpakita. Mag-check-in muna siya sa hotel. Pero nakita siya ni Katie at Annalyn. Kaya pinuntahan ni Katie at nag-aaway pa nga sila doon. Kasi sinabi niya dito na harapin niya si RJ. Dali-dali naman tinawagan ni Annalyn si RJ at sinabi niya dito na dito pala si Moira sa hotel na mag-check-in sana. Nang marinig ni Zoe na tumawag itong si Annalyn sa daddy niya na nakita niya nga yung mami niya, ay nagpresentar din si Zoe na sumama na sa daddy niya.
Kaya sumama si Zoe, si Annalyn at RJ. Pagkatapos nun, kaya nakita nila si Moira na palabas na sana ng hotel. Kaya lang malas ni Moira kasi naabutan siya ni RJ. Ng mga pagkakataon nun ay galit na galit talaga si RJ at kinaladkad nga itong si Moira. At pinisil pa nga ni RJ yung mukha ni Moira at sinabi niya dito na lahat ng sasabihin mo ay wawang katotohanan lamang. Ano kaya ang mangyayari bukas sa abot kamay na pangarap? Yan ang dapat nating abangan guys kasi lalo nang gumaganda talaga ang istorya. Yan lang guys at ingat tayong lahat. God bless.